Hello, good morning, Kabakyard. I will share this one to you. Kung sino man yung naka-encounter ng problem na to. So, change already. If you notice, iba na yung shock ko. I change this one to Aerox shock. Stock ng Aerox shock 2017 model. Ang problem nito guys, ay mayroong nabasa sa Facebook na naka-encounter ng problema ito. Ang problem is when you kung pipihit mo yung throttle mo when you are in the 30 kph or nasa 30 ang takbo mo, nagbabibrate yung spring. Sa kabila, usually sa kabila yung nagbabibrate, and then some of you says that ang problem is nasa side stand or ano pa yung sinasabi ng iba, but hindi eh. Ito lang, ma-encounter mo lang to if you're using Aerox shock. So ito lang ang problema guys, napakadali. Hindi ko na-record yung pagpalit ng shock dito yesterday, but I will just explain it to you. Ang problema is yung pushing ng Aerox 2017 model na to. Ang pushing niya guys, I will flash the image to the screen. So ang pushing niya medyo maliit siya, and then hindi siya akma or hindi siya fit doon sa lalagyan ng shock, ng stock shock natin sa itaas. So ang nangyayari, nagbabibrate siya kasi may clay ng kaunti. So what you will do is to remove the bushing at yung metal sa gitna niya sa stock shock mo. Tanggalin mo yun, tiktikin mo yun hanggang matanggal, at yun yung ipalit mo sa Aerox shock na ito. At tanggalin mo din yung bushing ng Aerox at yung metal sa gitna niya, tanggalin mo yun yung ipalit mo guys. Medyo mahirap lang siya tanggalin, hindi naman mahirap, lagyan mo lang ng konting pangpadulas yung oil, yun madali lang yung matanggal. And then after that, ikabit mo sa Aerox na to, tanggalin mo muna yung sa kanya, yung maliit. And then pagkabit mo guys, same din na bolt na gagamitin mo, yung stock pa din, yung med yung malaki. Kasi natanggal mo na yung sa stock eh, at nalipat mo na dito, so yun yung gagamitin mo. And yung problema ng vibrate na while nasa 30 ang takbo mo, hindi mo na maramdaman yun. You will notice mawawala yung ang vibration. Kasi I encountered yun guys eh. At mayroon din akong nabasa na nag-post na same shock sa akin at same problem din. Yung nasa 30 na siya, parang may umuungol sa likod. Mamamasdan mo yun guys, yun yung spring na nasa sa likod dito. Itong second shock yung nasa left side, yung spring nagbabibrate siya. Naisip ko din ito ng I think 2 weeks kung inisip ko to kung ano ang problema. Shoutout pala sa katropa ko na nag-suggest sa akin kung bakit ganun yung shock ng Aerox sa left side nagbabibrate. Dito ka muna yung pusa ko guys. Nagbabibrate siya dahil hindi siya fit. Kumbaga may place sa taas ng yung bushing sa taas. So may fit, may place siya kaya nagbabibrate yung spring. So yun lang. Tanggalin mo yung sa stock mo, yung bushing niya tsaka yung metal niya, ipalit mo dito. Tanggalin mo din yung sa Aerox mo. Kasi napakaganda ng play ng Aerox guys, walang problema eh. Napaka-smooth niya. Yun lang yung problem pag nakatakbo ka na may sound, may nagki-create siya ng parang
vibrate, ungol na sound, something like that, and it's very annoying. So yep, so yun nung problema. Tanggal bushing, palit mo sa Aerox mo, kabit mo. And then of course guys, naglifter din ako guys, you know, the same din sa kabila, naglifter. So yun yung lifter ko. So medyo lumikot yung lifter dito kasi I forgot to put tawag nito, washer, but I think this is fine. Okay naman ito guys, walang problema eh. So yun lang, hopefully makakatulong ito sa inyo, and yung naka-encounter ng problem ng may vibration at saka nag-iingay sa likod, yun yung cause. Bushing, medyo maliit yung sa Aerox, so tanggalin mo lang yung sa stock, palit mo yun sa Aerox, then good to go ka na. So hopefully this will help, so sa naka-encounter, sa naka-Aerox na shock sa inyo, so maraming salamat. Good morning. Hello guys, good morning again. Ipa-flash ko sa screen yung mga screenshots ng shocks, kung paano ko ginawa, because I forgot to record while changing the shock yesterday. So I will put some screenshots, image screenshots, so hopefully this can help you.